Na kumpleto na umano ng Shandong Aircraft Carrier ng China ang isinagawang military drill sa South China Sea. Ayon sa Chinese Defense Ministry, ang Shandong ay ang pangalawang aircraft carrier ng People's Liberation Army Navy at kasalukuyan umano itong naglalayag sa South China Sea. Ayon kay Gao Sucheng, isang tagapagsalita ng Chinese Navy na ang ginawang pagsasanay ay may kinalaman sa Communications Maneuvers Coordination at Field Training, sinabi rin ni Gao noong May 2 na ang mga pagsasanay ay lehitimo at layo nitong mapahusay ang kakayahan ng China na maprotektahan ang kanilang pambansang soberanya, seguridad at interes para sa kaunlaran. Sinabi rin niya na, "We hope the outside world can view the Shandong's exercise objectively and rationally. The PLA Navy will continue to organize similar exercises according to the plan regularly in the future." Kinumisyon ang Shandong Aircraft Carrier noong December 2019 at pinungunahan ito ni Chinese President Xi Jinping at nakakuha ng operational clearance ang nasabing vessel noong Oktubre ng nakaraang taon. Ang pinakabagong aircraft carrier ng People's Liberation Army ay may kakayahang magkarga ng isang fleet ng Shenyang J-15 warplanes na kung saan napag-alaman na ang fighter jet ay may kakayahang magdala ng mas maraming armas at jet fuel kaysa sa F-A-18 Super Hornets na kasalukuyang ginagamit ng mga aircraft carriers ng US Navy. Ginawa ang nasabing pagsasanay sa gitna ng tumataas na tensyon sa pagitan ng Beijing at Washington tungkol sa mga issue sa South China Sea. Noong nakaraang buwan, naglabas ang US Navy ng isang larawan kuha mula sa mga crew ng USS Mustin na nagpapakita na mga naval officers nito ay nakatingin sa Liaoning aircraft carrier sa isang malapit lamang na distansya. Kasunod nito, pinuna ng China ang Estados Unidos dahil sa mga ginagawa umanong provokasyon ng kanilang militar sa rehiyon. Matapos na binalaan ng Liaoning aircraft carrier ang US Navy destroyer na USS Mustin. Sa parehong araw, sinabi naman ni President Joe Biden sa US Congress na ang kompetisyon laban sa Beijing ay magiging mahirap, ngunit nangako itong panatilihin ang technological advantage ng Amerika sa China. Samantala, nakumpleto rin ng isa pang aircraft carrier ng China na pinangungunahan ng Liaoning ang mga isinagawang naval drills sa paligid ng Taiwan. Ayon kay Wu Qian, isang tagapagsalita ng Ministry of National Defense ng China. Sinabi naman ng isang hindi pinangalanang eksperto sa Global Times na isa ring mouthpiece ng People's Liberation Army na ang naging deployment ng Shandong at Liaoning aircraft carrier ay magbibigay ng kakayahan sa China na makapag-deploy ng mga warships ng mas madalas. Sinabi niya na habang ang isang aircraft carrier ng China ay sumasailalim sa maintenance, pwede itong agad na palitan ng isa pang aircraft carrier.
Sinabi rin ng ilang mga analista sa Global Times na ang mga ginawang military drills ng Liaoning at Shandong aircraft carrier ay nagpapakita na aktibo ang mga ito sa pagsasagawa ng mga pagsasanay para sa tinatawag na combat preparedness upang handa itong humarap sa anumang mga banta. Samantala, kinundina ng China ang pinakabagong aksyon ng US Navy sa South China Sea dahil nakakabahala umano ito at magre-resulta lamang sa pagtaas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Sa isang press conference noong Huwebes, pinuna ni Chinese Defense Ministry spokesman na si Wu Qian ang panggugulo ng isang US Navy destroyer sa isinagawang military drill ng People's Liberation Army sa nasabing karagatan. Ang USS Mosten, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer, ay 3 linggo nang patuloy na sinusundan ang isang aircraft carrier strike group ng People's Liberation Army sa South China Sea. Sinabi ni Wu Qian na ang barko ng Estados Unidos ay masyadong nakakagambala sa kanilang aircraft carrier group na pinangungunahan ng Liaoning. Idinagdag din ni Wu Qian na ang patuloy na pagsunod ng USS Mosten sa Aircraft Carrier Strike Group ng China ay isang malaking banta sa kaligtasan ng kanilang mga vessels at crew at posible umano itong magresulta sa isang hindi inaasahang kapahamakan.